Jack. Dito na ulit tayo sa kalsada, kakalsadahan. Okay, so nakita nyo naman, maluwag. Wala pang mga sasakyan. Eh, maganda pa mga ganda itong lahat. So, napakasarap ng hangin. Feeling Pasko na mga kapadyak. Okay, so pag umaga, mga ganito mga alas 6 pa lang, napakasarap talaga na magbike. Okay. So makikita ninyo, wala talaga mga sasakyan dito sa service road ng Roas Boulevard. Okay, so mapapansin ninyo, yung DPS ngayon ay sadyang nililinis Black Sun. Nandito tayo mga badyak sa malapit sa Manila Yacht Club. So itong mga DPS ay magsisimula na silang lumipat. Okay? So kung mapapansin ninyo, talagang inukudkod nila yung sahig, tinatanggal yung mga tirang mga buhangin, lahat. So kakaiba po ang mapapansin mo dito ngayon sa Roas Boulevard sa may Manilabay. Gawa nung wala silang tigil sa paglilinis. So kung mapapansin nyo, subukan nyo kong maglakad simula Manila Yacht Club papuntang Dolomite. Doon ho sa banda ron. Okay? So kakaiba ang kalinisan. Dito naman ay, siyempre, may bagyo na nakalipas. Marami siyang inanod ng mga debris. Pero hindi siya ganung kalalaking mga basura mga kapadyak. Ano siya, yung parang maliliit na lang na basura, maliit na plastic, maliit na styro, maliliit na kahoy. Hindi katulad ng mga previous days, previous weeks na ang mga tinatanggal dito ay talagang napakaraming basura. So ayan ang mga kapadyak, mga service po yan ng ating mga DPS. So kakaiba talaga ho rito. So nakakatuwang tignan dahil talagang akala mo kinukutuhan nila yung buhangin. Talagang tinatanggal nila yung mga maliliit na plastic, maliliit na ugat-ugat, maliliit na may mga tansan kasi mga plastic na takip-takip. Ganun ho ang tinatanggal ngayon. So mapapansin ninyo, napakalinis ngayon ng sidewalks dito, itong breakwater dito. Okay? So walang mga basura. Yan, congratulations po Manila. Congratulations po DPS, MMDA at ang ating gobyerno, syempre si Mayor Isko, meron din siya diyan. Sa kanya yata yung mga naka-blue na yan eh, yung mga nagme-maintain na lang ng kalinisan dito. Okay? So ano pare? Kumain ka na? Ay, hindi pa, nalulungkot. Okay, mga kapadyak, good morning. So, nandito ngayon ang mga DPS. Hindi ko sila nagsasawang maglinis. Kasi ngayon, sa araw na ito, marami na naman pong nahanod. Hindi na po water lily. Okay? So, okay, so, ang may mga nahanod pa rin naman ngayon pero hindi katulad dati na napakarami. Ito parang durug-durug na basura na. Durug-durug na. Parang maliliit na kahoy, maliliit na styro, maliliit na mga parts ng mga water lilies. So ngayon naglilinis ulit sila. Ipapakita ko sa inyo ano yung mga maliliit. Pero yan ay gawa siguro na hanod dahil sa bagyo naman. Malaki ang pagbabago, malaki ang development ng kalinisan dito. Lagi kong sinasabi sa inyo na malaki ang pagbabago. Kasi kung titignan ninyo, yan na lang po yung basura. Mga durug-durug, maliliit na lang yan. Parang dahon, maliit na plastic. Yan. Pero nandito sila para maglinis. Napakalinis po ng paligid dito kung mapapansin ninyo. Lahat ng mga debris na nandito sa dinadaanan, winalis lahat nila. Wala nang mga buhangin, wala nang mga tubig.
hanggang doon sa may Manila Yacht Club po yan. Napakalinis. Okay, so ito na naman sila ate at kuya. Konti na lang ang kinukuha nila, yung mga maliliit na lang na mga basura. Pero you know, congratulations. Malaki ang pagbabago talaga sa kalinisan ng Manila Bay. So sa inyo lahat, congratulations sa lahat ng mga tumutulong sa paglilinis ng Manila Bay. Sana magtagumpay tayo dito. Okay? Congratulations!